The Lord be with you. And with your spirit. The gospel today dwells on the necessity of putting our commitment to the Lord into action. It is the person who ultimately goes to work in the Lord's vineyard, who pleases Him and will receive His reward. May our Eucharistic celebration ignite our spirit to work with passion in the Lord's vineyard. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. The Almighty God, have mercy on us. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
your mighty power upon all by pardoning and showing mercy. Bestow, we pray, your grace, Almighty, upon us, and make those hastening to attain your promises heirs to the treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord, you say, the Lord's way is not failure. Hear now, house of Israel. Is it my way that is unfair, or rather, are not your ways unfair? When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity and dies, it is because of the iniquity he committed that he must die. But if he turns from the wickedness he has committed, and does what is right and just, he shall preserve his life. Since he has turned away from all the sins that he has committed, he shall surely live. He shall not die. The word of the Lord. Thanks be to God. Remember your mercies, O Lord.
brothers and sisters, if there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. Do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves. It's looking out not for his own interests, but also for those of others. Have in you the same attitude that is also in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Ang talinhaga ng dalawang anak
doing the will of the Father. Bahagi ng pagkilos ng usahan ay inaanyahan tayo kasi paliwanag mo sa aklat ni Propeta Ezekiel sa binasa natin ngayon sa unang pagpasok alin na maliwanag na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos si alin nagbibigay ng buhay at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos si alin magtutulog na kamatayan, hindi lang kahirapan, no? Ngunit kamatayan, death. So kaya po yun ang ibinibigay na kung saan yung makita po natin, yung kasalanan. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, kaya ang tawag ay kasalanan, sumala, missing the mark. Kaya sabi nga po natin ay kapag kayo nakasala ulit, hindi ka tumama, sumala ka. Iba ang tinamaan mo. Kaya ano maitutulog nito? Maliwala po sa aklat ni Propeta Ezekiel na rin, kamatayan. Kawala. Kabalik na rin. Na ipagkaloob ng buong mikapal. Kaya, maliwanag po, no? Ito yung pagtugon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po natin, sa pagkilos natin, kapag sinabi natin ang kalooban ng Diyos, hindi lamang po yung paglabag sa kanyang mga utos. Ngunit yung magkasakatuparan ng kanyang mga hamon. Kailan, sabi nga natin, ay ito ay dapat hindi lamang tumigil sa salita. Kinakailangan matapos sa gawa. Mahalaga rin po yung salita. Kasi yung salita ay makapangyarihan. At para po sa mga Hudyo, pag sinabi mo na ito yung salita, yung pagsunod at hindi pagsunod, yun ay isang kaakibat ng pagkilos. Kasi alam mo natin, no, napakapangyarihan yung salita. It could inspire, it could inspire people. O maaari ito rin ay magdulog ng despair. Pwede kasi gawa ng salita mo ay magbigay ng inspirasyon sa kapwa-tao. O maaari din ay yung salita yalin ay mag-umama sa isang kapwa-tao. Pwede magpalugod sa kapwa-tao. So alam natin makapangyarihan yung salita. Pero hindi dapat lamang matatapos sa salita. Kinakailangan na rin matatapos sa gawa. Kinakailangan matapos sa gawa ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sabi nga natin, bakit hindi kagad natatapos hanggang sa gawa? Yung ating pagnilay-nilay na yung dalawang puntos ngayon para makatulong sa atin na rin na nawa yung ating mga plano, yung ating mga pagkilos upang hindi tayo makatugon sa panawagan ng buong mikapalayanin. Humantong hanggang doon sa gawa. Una, kailangan natin na kasi napakalawak ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung pagkilos sa kapangyarihan? Una ulit ay kayang gawin. Kasi mahirap po gumawa ng isang tao na alin. Kung tawagin mo po ng mga matatanda ay suntok-sukwan. Ang ganda ng plano mo. But unattainable. Hindi pwedeng gawin mo. Kasi wala kang sapat na kakayanan o maaaring wala kang sapat na resources. Hindi pwede sa sitwasyon na pinabibilangan mo. O pwede hindi dahil sa hindi sa panahon pang ito.
Yan yung mga sana. Hindi mo pwede tayo hinihingi sa sana. Ano lang yung kaya mong ibigay ngayon kasi kapag sinabi yan, kung sakali, kung ako'y makapagtutulog na kung ako'y nanalo sa loto, paano kapag hindi ka nanalo sa loto? No? It is a condition that is non-existent. No? Yan ay darating pa. E paano kapag hindi dumating na hindi ka na makasunod sa kalooban ng Diyos? Kaya anong pwede mong gawin ngayon? Sa sarili mong kakayanan. Pari, magagawa ko yan. Huwag kayo si Superman. Eh, hindi ka nga si Superman eh. No? Hindi na hulugan na wala ka na magagawa. No? Mayroon kang magagawa. Kasi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay isang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakaatak sa bawat iso sa atin. No? At kinakailangan, yung nabanggit na pagkino sa iyo rin, kaya ko ba? Kaya ba ng sitwasyon na kinabibilangan ko? Kaya ba ng kasalukuyang panahon? Hindi yung darating pang next year. Ngayon na mismo. No? Yun na magbibigyan natin na higit na paglugod sa panyayin ng pumiga pa. Kung tawagin na po natin ay doable. No? Kayang gawin. Bagamat kung pag pinag-usapan natin na kagustuhan ang Diyos sa pakalawang niya, pero ano lang po na yung kaya natin ngayon gawin. Doon tayo magsimula. Maliit man o malaki. Pero yun ang hinahanap ngayon para alin na masabi natin na tayo'y makatugon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung po hindi lang basta kayang gawin. Pag sinabi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, it could be more na ibig sabihin. Nagawa na natin, pero kayang ulitin gawin. Kung tawagin nga po natin can be multiplied. Pwede gawin mo ulit. So, bahagi yung nakamusahan ay tayo na niya na pong may kapal. Kasi bakit ito? Yung ating pagtugon sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang pang espesyal na pasyon. No? Para kasi bahagi ng pag-iusahan, padala ko yung nagsisipa. No? Kapag birthday ko lang, every year lang yun. No? Ay hindi, no? Pagsimpa natin ay kumari, tuwing araw na Linggo at Pesong Pangili, no? Ay bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay tinutugunan natin, mas malimit, mas maigi. Kaya palagataon na kung saan makita natin, sabi na wala mga millennials, no? Itong isang pagkilos na ito rin, it will become your second skin. Kasi bakit? Yung terminolohiya na ginagamit ng ating simbahan ulit, pamamaraan ng buhay. Isang estilo ng pamumuhay. Lifestyle. Lifestyle. Bahang estilo ng buhay. Kaya, makita natin na itong gagawin natin ay hindi lamang kung tawagin na po ay one time, big time, no? Pwede rin mo yun, pero pag sinabi natin ang pagtugon sa kalooban ng Diyos, na itong pagkilos natin, kung makita talaga natin na ito'y mahalaga, pwede ulitin. Pwede gawin ulit, no? Sa mas marami pang pagkakataon. Naalala ko tuloy, no? Alam nyo, yung ating programa para sa mga may sakit, ano, yung ating parokya, yung ating hinahamon. No, ito'y binabalangkas po natin. Ano, ay tinanong ko po yung namamahala ng ating 7 to 7, yung pagkatanong natin sa Panang Sakramento sa altar.
San Martin de Porres na magkaroon tayo ng pagtatanong ng 12 oras. So, tutusin ay winning the minimum of 12 person. At least 12 person. Auto-play natin 24, at least 2. Bawat isang oras. Pero we start with small, 12. Na kayang magbigay mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Sabi niya, Father, kaya po natin yan. Sabi ko naman susunod ay, kaya ba natin gawin tuwing Webes? Yun namang tumugon, may sabi ni, kaya natin gawin ng 7 na itong 12 oras na ito ng pagkatalo na may alay natin para sa Diyos kasama ni San Martin de Porres. Para sa pamisamin, para sa mga nag-aalaga sa pamisamin, para sa mga kapag-anak na mga pamisamin. Kasi bahagi yun ang pagtagot. Kaya po ito'y binibigyan natin ng pagkapahalaga at tayo nag-aanyaya na nawa ay maging bahagi ito ng pagkinas. Kasi ito'y doable and repeatable. Kayang gawin at kayang ulitin. Pero sana nais natin na mas marami ang maging kabahagi. Kasi bakit po? Kasi kapag tinanong tayo na anong programa ninyo sa mga masasabi tayo natin, yung ating 7 to 7, Father, pagdarasal yun para sa mga may sakit. Tama. Bakit? Isa po sa mukha ng mga duka ay ang mga may sakit. Isa sa mga duka ng mga may sakit na rin ang mga mag-anak, ang mga kapamilya na nag-aalaga ng mga may sakit. Siguro po, narinig din natin na sinasabi ng marami natin, Father, okay na na wala akong maraming pera. Basta wala akong sakit. Bakit? Kasi kanina sinasabi, kasi Father, kahit na marami akong pera, sa oras na may magkasakit, maubos na yung aking pera. Kaya, isa po sa itinuturing na mukha ng mga mahihirap kaya rin ang mga may sakit. Kaya yun po naman yung pagtuunan natin ng pansin. No? Alam nyo, ating patuloy kong inaamon na magpalakas pa ng mga programang pangpastoral na nawa, marami, malamang kung tutusin, no? Ang pwede natin mga programa na pwede ilahad pag pinag-usapan po natin ang pagtugon sa panyay ng Megapod. Pero ang aking panyay, tumutok tayo sa mga misakit, no? Kasi doon tayo dinadala ng ating patron. Ako po'y natutuwa kasi noong linggo, sabi sa akin ng Knights of Colombo sa Father, ay kami ay maglulunsan din ang programa sa mga duka. So anong gagawin ninyo? Father, kami ay dadalaw doon sa mga misakit na pinapahiran na Santo Olio ng mga lay ministers of Holy Communion. Sasabay kami roon at magbibigay kami ng konting regalo. Kung tawagin mo nga ay get well soon give. Kasi kung isa nakatatanggap tayo ng get well soon card of get well soon na flower, ito. O magkano naman? Ay, hindi naman malaki, Father. Pero magsimula kami na pwedeng magamit noong hindi naman mamahalin yung mga gamit na ibibigay para sa mga lupa. Para malalang lang nila natin, may mga taong simbahan na nagnanais na kayo ay gumaling. No? Sa inyong katatayuan, may mga taong simbahan na mayroong nagdarasal sa inyo.
Father, mayroon tayong 25 na mga binibigyan natin ng mga komunyon sa bawat bahay, no? Na mga may sakit, yung biro mo yan, 25, ito po yung last Sunday, no? Ay biro mo yan, 25, no? Napakaliit ng ating parokya, pero mayroon tayong 25 na binibigyan natin ng komunyon. So 27 na, kanina, pagkatapos ng misa ko ay nadagdagan pa ng isa. So 28, hindi po kasama dyan. Yung iba lang yung mga kapatid na mga may sakit na ayaw magpapahit ng Santo Olio kasi natatakot. Kasi ayaw nila magpapunta ng pari sa bahay nila at yung pong lumang kaisipan na rin na baka mamatay na kaya nagpapunta ng bahay. Hindi ho, no? Hindi ho yan para sa mga namamatay. Pero isang bahagi yun ako siya na we care for the sick. At ito yung Knights of Columbus, sabi niya, Father, eh, tayo ay May 25. Kasi nang sabi niya, yun po yung report ng nakarating po sa kanila. So, pero hindi namin kaya po muna kayo ng 25. Sampu lang po muna. No? Sampu lang po muna. Then po. No? So, at least po, no? Ay makita natin na may mga pagkilos tayo natin. Kaya natin gawin. Maliit man o malaki. No? At kaya natin doable and repeatable. Kaya bahagi yun ang pagkilos na kung saan makita natin. Sabi naman ni Papa, kaya ko yung gawin kahit ako lang mag-isa. Oo nga, okay lang. Kuminsan o, kapag ang pagkilos natin ay individual, ay kuminsan masasabi na parang ano ugnayan ito sa aking pananampalataya. Kasi kuminsan kapag kaya mo gawin yan ng isa, parang lumalabas lamang ay pwede kang pag-isipan ng iba. Naalit. Siguro ito, kaya nito ginagawa ito kasi tatakbo siya sa pagiging kapitan ng barangay. Hindi nga pala tuloy yung eleksyon ng kapitan. Ano? Or siya ay magiging konsyal ng barangay. Hindi kaya ay napakatatakbo yung officers ng homeowners. Samantala po yung pagkilos natin ay pagkilos ng isang komunidad, isang grupo, ay mawawala ng ganitong kulay. At higit sila, sabi na natin, mas malaki yung chance na ito ay muling mauulit. Kasi bakit? Hindi lang nakaatang sa isang balikat. Nakaatang sa balikat ng mga mananampalataya. At siya po ay sa mga ganitong bahagi. Kung makapalangkas mo kayo ng mga programa ng pagpastoral, kung hindi naman, tulungan natin. Tulungan natin yung mga programa na nang maisising ng mga church organization. Pero sana nga po ay tumutok tayo para sa mga bisikin. No? Pero ito, para masabi natin na ito'y kalooban ng Diyos, ay makita po natin matulungan natin na ito ay matulungan natin sa salita at sa gawa. Kasi bakit? Kaya natin gawin. At kaya natin ulitin gawin. At kapag nasanay tayo ulit, naging madali na. Naging madali pala ang pagtugon sa kalooban ng ating Diyos. At ito yung patuloy natin ipanalangin. Patuloy natin ipanalangin na nawa ay masuporta natin ang mga programa natin na tumutuloy sa alin sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos.
believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Doing all things were made, for us men and for our salvation, He came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with His Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, was born in the prophets. I believe in one holy, Catholic, apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead again, in the life of the world to come. Amen. Let us pray, the Father, that as we hear this call, we may respond consistently in words and in deeds. We implore Him mercy. We implore His mercy and providence as we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May our church leaders go out of their comfort zones and heed the call of God to be heralds of the gospel by consistently helping the poor, the hungry, and the victims of natural calamities and terrorism, we pray. Lord, hear our prayer. May our government and civil leaders find peaceful ways to eliminate the escalating violence which is brought by terrorism, corruption, and poverty, and which endangers the lives of many people, we pray. Lord, hear our prayer. May all teachers and catechists not only focus to the kind of education, which is merely a matter of handing on the knowledge, but lay the foundations for every human being's moral conscience, we pray. Lord, hear our prayer. May you, O Lord, touch the hearts of those who look only for gain at the expense of the poor and the earth, we pray. Lord, hear our prayer. Father, by your Spirit of love and mercy, help us to have the heart and mind of Christ, which consistently seek your will in every moment of our lives. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Thank you.
be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant us, O merciful God, that this is our offering, may find acceptance with you.